So welcome back to my channel. So today's video mga kirik is about nakuha sa relay mga kirik, no? So control relay mga kirik. So dito na tayo. So before tayo mag-start, so shout out muna sa mga nagpapa-shout out dyan. Shout out kay Sir Don Sanyo from Jubail, KSA. At kay Sir RL Strike, salamat sir. At kay Sir Neil Arinduni Arindain from RPM Result Chapter, salamat sa pagsubaybay sir. Punta na tayo kay Relay mga kakirig, no? So sino yung mga nag-abang dyan sa explanation na about sa basic information ng relay? So ito po yung tinatawag natin na control relay or relay mga kakirig, no? So yung brand niya, ikaw gos ko yan. Kirik, no, welcome back to my channel. So ito na po yung part 6 ng aking tutorial about sa motor control. So tapos na tayo kay magnetic contactor. So ito kong dalawa is magnetic contactor. Magkaiba lang yung brand sa Schneider at saka Fuji. So ito rin ay isang miniature circuit breaker. So 6 amps lang po yan. So punta na tayo kay ito, kay control relay mga kirik, no, or mga relay. So try ko na maipaintindi sa inyo kung paano mag-function ito mga kirik, no? So sa nakikita nyo ngayon, so ito po yung itsura ng relay mga kirik, no? So dito makikita nyo si Omron yung brand niya at yung voltahe niya 220 to 240 volts AC. So pwede maghahiwalay po itong mga kirik, no? So ito po yung circuit base niya mga kirik, no? Circuit type po ito na relay ito. Tawag natin na 14 pins na relay mga kirik, no? Kung sabi so kung minsan may mga master tayo nagkasabi na 14 pins na relay, 8 pins na relay. So ito po yung ibig sabihin yung mga pins niya, no? So 14 po ito, so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So tinatawag po siyang 14 pins kasi 14 yung dito niya, no? Yung pin niya. Yung 8 pins naman mga kirik, so 8 lang din po yun yung mabibilang nyo dito mga kirik, no? So dito muna tayo sa physical appearance, okay, appearance ng relay mga kirik, no? So kung makikita nyo dito sa kanyang specs is 3 amps 250 volts AC. So ito po yung voltage operation na voltahe na kailangan natin supplyan mga kirik, no? So 220, so yung nakikita nyong pula sa loob mga kirik, so yan po yung coil niya. So ito naman po yung diagram niya mga kirik, no? So kung makikita niyo mga kirik, may diagram dito mga kirik, no? So sa ibaba, so makikita niyo dito sa bottom is 13-14, bottom view is 13-14. So ito po yun yung, so ang relay mga kirik is katulad din ito ng magnetic contactor, no? Na may coil din. So ganun din si relay mga kirik. So relay nga, kasi nga relay nga, real life ng relay, pero magkaiba lang sila ng function. I mean yung rule or yun nga, yung rule sa control circuit. So si relay is ginagamit pang siyempre pang interlocking sa sequence. Siya po yung trabaho po niya yun mga kirik, no? So siya po ang silbi, siya po yung sumusuporta kay magnetic contactor. So si magnetic contactor, di ba alam po natin yun na pwede siyang magdala ng mga malalaking amperahe, so sa mga motor. So habang si relay mga kirik is maliliit lang ang kanyang kayang dalhin mga amperahe mga kirik, no? So makikita nyo 3 amps lang po yung nakalagay dito sa kanya, no? So 3 amps 6 amps kung 240 volts, 5 amps kung 28 volts DC, no? So maliliit lang talaga yung kaya niya. So ang trabaho niya mga kirik isa sa especially sa sequence, kung marami ng sequence or kailangan sa isang machine or sa operation. So siya po mga kirik, no? Tapos pwede rin siya po is, yun nga mga kirik, no? So silbi ang trabaho niya is sumuporta kay magnetic contactor, no? So mga sequence ganyan po. So mga interlocking dito po natin makikita yung maraming interlocking mga kirik, no? Lalo na kung maraming sequence. So meron din ginagamit din siya ito sa mga kirik sa additional na mga excuse me po, additional na auxiliary contact, kasi kagaya nito, so may apat siya na silbi, walong auxiliary contact siya mga kirik, no? So apat na normally closed, saka apat na normally open.
So minsan ginagamit din siya ito bilang pandagdag ng mga auxiliary contact. Pero si magnetic contactor magkakirig. Kung kukulangin siya ng auxiliary contact. So meron po tayong idinagdag dito na yung contact blocks magkakirig, no? So dito po yan kinukonekta. Wala pa po ako ngayong contact blocks. Maghahanap pa ako sa baba kung meron bang contact block si Kakurog. So dito po yan nilalagyan yung additional na auxiliary contact magkakirig, no? So, kung wala kang contact blocks, so dito si relay po yung madalas na ginagamit. So, yun po ang trabaho na ni relay, mga kairig, no? So, punta naman tayo kung paano siya pagaganahin or pa-energize, mga kairig, no? Kung paano siya gagalaw. So, ganun pa rin. Kagaya ni magnetic contactor, pareho lang sila ng prinsipyo, mga kairig, no, is mayroon ding coil at saka mayroon ding mga auxiliary contact. Ang wala kay relay, mga kairig, is ang power circuit na terminals, mga kairig, no. So kay magnetic contactor may control circuit siya at saka coil. So pareha sila ni relay, may control may auxiliary contact din siya. Kaso nga lang walang power contact si relay. Si magnetic contactor kasi meron siyang power contact, no? So yan po ang isa sa pinagkaiba nila. So kung pagaganahin natin si relay, mga kairig, no? Ganun pa rin, may coil siya. Ito po yung tagging niya na 13, 14. So ito po yung coil niya. So sa base naman niya, mga kairig, dito natin i-connect yung wire, mga kairig. So hanapin nyo lang, may numbering to, mga kairig, no? So makita nyo sa itaas, 5, 6, 7. Dito naman sa ibaba, 9, 10, 11, 12. So dito sa pinakaibaba, mga kairig, nandito si pupus natin. May midlife. So ito, mga kairig. So nandito si 13, 14. So si 13, 14, yan yung coil ni relay. So makikita nyo sa bottom dito, no? Sa diagram niya, 13, 14. So yan yung relay. So dito naman sa likod, yan yung magnetic contactors niya. Hindi. Yan yung coil niya. So dito sa likod, mga kairig. So ito yung na mayroong numbering din dyan, mga kairig, no? So makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14. So 13, 14 din, yan yung coil yung, mga kairig. So pag nilagay natin siya dito, ganyan yung itsura niya, mga kairig, no? So pag nag-wire na tayo, so hanapin natin yung coil niya. So ito, 13, 14, no? So next is, dito na tayo sa kanya mga auxiliary contact. So sa auxiliary contact, mga kairig, kung nakikita nyo, sa baba, sa pinakababa, no? So 9, 10, 11, 12. So ito po yung mga common na terminals, mga kairig, no? Kasi siya nasa kubo ko, kung maganda. So 9, 10, 11, 12, ito po yung mga common terminals niya, mga kairig. So kung makikita nyo, dito muna tayo, dito kasi mas klaro dito. So makikita nyo, si 10 is common. So normally close is number 2. So magkapares, 10 at saka 2 is normally close. So 10 at saka 6 is normally open. So ito po yung tinatawag natin na SPDT, single pole double throw, no? Single pole kasi si 10, tapos double throw kasi dalawa yung pwedeng pagtapunan niya, 2 at saka 6. So kaya tinawag na single pole double throw. So yan po yung set natin ng set ng mga contacts ni relay, no? So sa 9 naman, 9 at saka 1 is normally close, 9 at saka 5 is normally open. So ganun din. So sa 11, 11 at saka 3 is normally closed, 11 at 7 is normally open. So sa 12 din, na common, 12 at saka si 4 is normally closed, 12 at saka 8 at saka si normally open. So yan po ang contacts ni Umbron, mga kairig, no? Kung so gagalaw din, ganun pa rin, mga kairig, kung masupplyan si 13, 14 yung coil niya, so gagalaw yan. So kunwari, kagaya nito, 13, 14. So hindi pa na-supplyan yung coil niya. So yan po ang original position nila, mga kairig, no? So 9, 1, close, 10, 2, close, 11, 3, close, 12, 4, close. So kapag na-supplyan ng 13, 14 na coil, mga kairig, so yung ang 9 at saka 1 is mag-open na yan, mga kairig. So 9 at saka 5 is mag-close. So ipakita ko, mga kairig, no, via Simeo Relay app, no? So mga kairig, andito na tayo sa Simeo Relay app. So palitan ko lang muna to ng backlight, no? So yun po. So makikita ko kung paano gagalaw yung mga contacts ni relay kapag na-supplyan si coil or ang coil ng relay. So ang relay po dito, mga kairig, is itong K
So ito po na. So K1 ang tagging niya kasi European ito na diagram ng theory ko yun. So lagyan natin yan ang pangalan dito. Curly coil para hindi muna tayo malito. So relay coil, tapos iwan ito na yung nakalagay lang sa kanya. Yung coil na diba sinabi ko is 13-14. So anuhin lang natin na 13-14 yung iwan ito niya dito. So pwede rin po yung gawin yung iba, kagaya po ang kasanayan ko na pag-drawing sa ladder ng coil as ng diagram sa coil is bilog, gaya nito mga kering mo sa picture. So pwede rin yan, pero dito pwede rin ang tagging ng relay, magiging tagging ng mga kering. So dito is K mga kering mo. So pwede nyo yung gawin CR or coil relay, ganyan mga kering mo. CR1, CR2, CR3, ganyan. Coil relay 1, coil relay 2, pag maramihan na. Pero pwede rin K1, K2, K3, K4. So sabihin yan, is relay yan. Pwede rin R1, R2, R3, basta maramihan na. Pwede yan, ganyan ang mga tagging niya mga kering. So ngayon, balik tayo mga kering mo. So lagyan natin siya ng supply na line 1 at saka neutral. So ito, line 1 at saka neutral. So balik natin mga kering, no? Lagyan muna natin siya ng breaker mga kering. Okay. Mari yunin muna yung ito din, ganito na lang, selector switch or switch lang, tago switch. Ito. So connect natin mga kering, no? Tatudat ang pag-connect sa SIMU Relay app mga kering is tatudat mga kering. So may tutorial din ako sa SIMU Relay app, so search nyo lang mga kering, how to use SIMU Relay app by kering. Yan. So sa dito sa nakita ko mga kering, no, may apat na set yun ng contact. So ibig sabihin apat na set, walo na auxiliary contact, apat na normally open at saka apat na normally close. So gagamitin natin to mga kering, no? Ito. So ganyan natin to. So apat na ganyan kasi apat yung nakita ko mga kering. Try natin to. So ang tagging, magiging tagging na kami mga kering is K1 lahat, no? So yung apat sa ibaba, eh ito yung pinakita ko kanina yung so nakikita nyo mga kering, yung ang may linya lang dito mga kering, ang may power source mga kering is relay coil lang, no? So may line 1 at saka may line 1 at saka neutral siya. So itong mga contacts niya, yung mga auxiliary contacts ni relay coil is hindi pa nalagyan ng power supply, no? So pero kahit wala itong supply, gagalaw ito mga kering, no? So try natin i-play mga kering. So pag kumilaw na to, ibig sabihin na may kurente na yan. So kung nakikita nyo, hindi pa naka-energize si coil. Ang mga position din ng mga auxiliary contact is ganun rin. Kasi hindi pa naka-energize si coil. Natin i-press si switch mga kering, no? So tingnan nyo dito sa baba, no? Pag energize ni coil, nagagalaw yan, di ba? Ang normally close is 11-12 lahat, di ba? So pag naka-energize si relay coil, lilipat yan sa 14 lahat pag naka-energize si coil. So, di ba? Kita nyo mga kering. So lumipat siya. So kapag na-de-energize naman, babalik sa dati. Energize, de-energize, energize, de-energize, diba? So ibig sabihin mga kering, hindi connected yung mga auxiliary contact ni relay coil, no? Kapag si relay coil lang ang may supply, itong mga auxiliary contact mga kering, walang lalabas na kurente mga kering, no? Kahit sa actual mga kering, no, ganito yung mangyayari. I-actual natin ito maya mga kering, no? I-actual natin ito. Pakita nyo na wala talagang kurente na lalabas ito. Basta hindi lang ma-supply yan ito mga kering, basta hindi lang malagyan ng kwan. So ibig sabihin, hindi connected si relay coil. Pero bakit pa rin kumilos o gumalaw yung mga auxiliary contact niya na hindi naman nalagyan ng power supply, no? Sila, no? So dahil po yan sa yung sinabi ko kagaya sa magnetic conductor, dahil po yan sa magnetic field na na-create ni coil. Si coil kalipag pag na-supply yan, may mag-magnetize na yan siya. So ihilain niya yung mga mechanism or magnetic mechanism na nasa loob ng relay. So kaya lilipat or gagalaw itong mga auxiliary contacts ng mga kering, no? So dahil yan sa magnetic field na yung tawag mga kering, no? So mag-create kasi ito ng magnetic field yung coil niya. So hihigupin yung mga mechanism doon sa ilalim. So kaya gagalaw yung auxiliary contacts ng mga kering, no? So yan po ang relation ng coil sa auxiliary contact. So kahit yung coil lang yung may supply, si auxiliary contact ay wala rin. Kung si coil lang ang masasupply yan, gagalaw pa rin si auxiliary contact, no? Kahit walang kurente na papasok sa kanya, no? So try natin lagyan ng pilot light mga kering, no? Para makikita nyo na wala talagang lalabas dito sa kanyang mga auxiliary contact na power. So start muna natin, no?
line 2 ni pilot light dito sa neutron. So hindi pa rin yan iilaw, no? Hindi kasi dapat kasi supplyan natin to. So tignan natin. Ayan, point ko ng materik. So naka-energize coil. Tapos gumalaw na si K1 dito ng auxiliary contact. Hindi pa rin siya na umilaw kasi kailangan pa natin sa lagyan ng supply dito, no? So tagnet, lagyan natin ng supply. Connect natin siya dito. So ito mga K-ring, ito iilaw na to kasi may supplyan mo na siya mga K-ring. Pero dito sa ibaba ng mga contacts, hindi wala pa rin yung hindi rin yan, hindi yan yung wala rin yan kurente mga K-ring, no? Kasi hindi siya na wiringan eh, or hindi siya na connect dito sa may power supply kahit. So ibig sabihin hindi sila connected lahat ng mga K-ring. So iba-iba sila ng connection mga K-ring, no? So iba to. So try natin. So ayan, okay, K-ring, no? Umila na yung pilot light kasi na-supplyan na siya. Pero dito sa baba, hindi, kahit lagyan natin siya ng ilaw, hindi rin yung ilaw. So sana naintindahan yung mga K-ring, no? Kahit na medyo magulo yung explanation ko. So ayan po mga K-ring, so try ko yung i-actual mga K-ring, no? Kahit yung plug, na iba yung circuit ni relay coil at iba rin yung circuit ni K1. Pero ang auxiliary, pero ang kanilang command, ang kanilang command is coil, no? K-ring, no? So naintindahan niyo yung ipinakita ko sa kung paano gumalaw, paano gumagalaw yung contacts ni relay mga K-ring, no? So si relay mga K-ring is meron din itong 24 volts na supply at saka yung sa mga PLC drive na mga control mga K-ring is dito madalas na ginagamit nila is 24 volts na mga K-ring, no? So dapat bago nyo gamitin yung device mga K-ring, no? Reminder lang, or advice ko lang mga K-ring, no? So kahit anong device, kapag hindi kayo familiar mga K-ring, tingnan nyo talaga yung specs niya, lalo na yung voltage supply niya mga K-ring. Kasi kapag kunwari, yung supply mo is 220, tapos lalagyan mo, hindi mo namalayan yung nagamit mo pala na relay is 24 volts. So mangyari niyan, boom! Parang nining being. So sasabog lang yun mga K-ring, no? So ganun din, kapag may 24 volts lang pala kayo na supply, tapos ang ilagay nyo is 220 volts, so boom pa rin yan. Masusunog din yan. So ingat lang mga K-ring, no? Kahit anong device mga yan mga K-ring, no? Kapag hindi kayo familiar, so hanapin nyo talaga yung specs niya mga K-ring para sure po tayo. So para makita natin mga K-ring, no? So try kong i-open to mga K-ring. Parang madali lang to i-open, no? So pwede rin ito i-open natin. Try natin para makita natin yung ano, yung laman niya. So kahit ganito mga K-ring, no? Makita nyo naman. So yung itong mga gold na kulay mga K-ring, yeah, ito po yung kaning contacts niya mga K-ring, no? Yung gold, so apat yan nagkahanay. So gagalaw yan pag na-energize si yung red na may 220, yung sa baba normally close yan, no? Gagalaw yon kasi i-magnetize ni coil yung mga mechanism dito, kaya itong mga contacts is gagalaw yan mga K-ring, no? So kikita nyo yan. So yan po mga K-ring. So lahat po yan kakunik na dito. So hindi ko na lang siguro bubuksan pero hindi ko pa may balik. Meron ding 12 volts mga K-ring na mga relay mga K-ring, no? Yung ginagamit sa mga electronics mga K-ring. So 12 volts na yun. So ito po yung itsura niyan mga K-ring, no? So wala ako dito sa actual kaya kumuha na lang ako sa Google. So yan po yung mga relay na 12 volts. Madalas ito ginagamit sa mga circuit ng electronic board mga K-ring. So kung titingnan natin mga K-ring yung dito mga K-ring, no? Diba? Hahanapin natin yung 9, 10, 11, 12 dito. So dito sa baba mga K-ring, nandito yan. So 9, 10, 11, 12, ito yung common na mga terminals, no? Makikita niyo dito sa taas. Focus natin. So 9, 10, 11, 12 is common. So dito sa baba, ito yung dito natin yun, i-screw yung mga wire natin. 9, 10, 11, 12. Tsaka, yung 1, 2, 3 is normally close yun mga K-ring, no? So 1, 2, 3. So nasa baba mga K-ring. Focus natin. So ito. Oh, ito. 1, 2, 3 na terminals. So ang kapares niyan is 9 tsaka 1 normally close, 10 tsaka 2 normally close, 11 tsaka 3 normally close. So ang 4 is nandito sa tabi ng number 30 at number 14. So 12 tsaka 4 is normally close. So sunod is normally open. So ang normally open mga K-ring is nandito sa itaas ng 1, 2, 3. So ay, ito. Na 5, 6, 7, 8. So 9 tsaka 5 is normally open, 10 tsaka 6 normally open, 11 at tsaka 7 is normally open, 12 tsaka 8 is normally open. So
sana mag-gets niyo mga kirig, no? Madali lang yan. Kung meron kayo nito, so tingnan niyo. So kung ano mang diagram na nandito mga kirig. So yan po ang mga lokasyon nila sa sakit mga kirig, no? So bawat device ko mga kirig is may diagram yan mga kirig, no? So tingnan niyo lang yan. So mga kirig, no? So try natin yung i-actual yung sa simulate. So may breaker ako dito at saka may supply line online to. So itong puti yung neutral. Ito yung line 1. Saka may relay tayo dito. So 13-14 mga kirig. Yan po ang coil niya. So dito ito, selector switch. So pakita ko na ako eh. Pakita ko muna mga kirig. So kung makita nyo itong contact sa itong mga kirig. Ito, yan yung gold. So dito sa kabila, sa left side dito, ito is normally closed yan. Habang dito sa kabila is open kasi hindi pa na-energize si coil, no? So makikita na ninyo dito ang paggalaw nito mga kirig, no? So una natin yung breaker. Ayan, kauna. Tsaka yung selector switch. Una natin, no? So tingnan magiging mga kirig, no? Pag energize is gagalaw si mga contact relay mga kirig. Ayan, so kita po ba? Na-energize na, so lumipat sa kabila, no? So i-energize natin. Off natin, no? Oh. So bumalik siya sa kanyang original position. So balik again, energize natin coil. Ayan. So yan po mga kirig, no? So tama yung sa simulation mga kirig. Kapag na-energize si coil, gagalaw yung mga contacts niya, no? So off. So babalik siya. So kung makita nyo dito mga kirig, ito yung itong ito. Ito na metal. So ito yung hihigupin ni coil, no? So tingnan nyo magiging mga kirig. So lalapit yan dito. So energize natin na. Oo, oh, di ba? So ito yung metal na to, ito yung hihigupin niya. So pag na de-energize yan, hihilahin ito siya ni spring dito sa taas, yung spring dito. Kaya babalik siya sa kanyang original na position, yung lalayo siya, no? So yan po mga kirig. So wala talaga itong, so itong mga terminals yung mga kirig, no? Wala yung mga kurente. So do not try this at itong mga kirig, no? Kung hindi kayo expert yung naka-energize yan, umilaw yung lead light. Pero nalakas yung mga contacts niya. Di-energize pa yan mga kirig. Wala yung kurente na lalabas kasi hindi yan connected si relay as si auxiliary contact sa kanyang coil. Pero pag ito hinawakan nyo, sigurado magkirig-kirig kayo. Kasi may voltahe na yan. So wag lang mag-ano mga kirig na magyabang na, no, na hawakan mo itong mga terminal to mga kirig. Kasi minsan kasi di natin alam, may sira pala itong connection niya sa loob. So akala natin na alam natin na hindi nga wala pang kurente dito pero may sira pala sa loob. So huwag pa rin masyadong kumpiyansa o kumpante mga kirig. Lahat po ng wire or mga terminals ilagay po natin sa isipan is na may kurente na yan para safety po tayo lagi, no? So rito, huwag lang gayahin yung ginawa ko mga kirig, no? Is pang ano lang to, pang explanation ko lang na ganun ang function ni relay. So again mga kirig, no? So, tingnan natin, pa-energize, de-energize, on, off, on, off. So yan ang mangyayari dito sa apat na auxiliary contact niya. So okay ba? So sana po mga kirig, no, is naintindihan nyo yung konting explanation ko about kay relay. So sa sunod na video natin sa part 7 is gagawa ako ng schematic diagram or sequence na nandun na si relay at saka si magnetic contactor mga kirig, no. Iisip ako ng simpleng operation muna or sequence para may pakita yung kung paano gamitin si relay at saka si magnetic contactor. So salamat sa pagsubaybay at sana po ay mag-subscribe kayo. Salamat, share nyo kung may natutunan kayo sa aking basic na kaalaman about sa motor control. So, kita kits next video mga kaya rin.